Para sa mga content creator na gumagamit ng cellphone sa paggawa ng mga video, syempre napaka-importante na maganda ang audio ng mga video natin. Ang video na to ay para sa inyo. Dahil i-review natin ang Comica Vimo S-UC, ito ay wireless microphone para sa mga cellphones. Let's go! Kamusta mga kahonista? Maraming salamat sa pagbisita. Another wireless microphone review, but this time para sa mga mobile or cellphones na kagaya nito. So kung gumagawa ka ng mga content, ng mga YouTube videos, pang Facebook, pang TikTok, at kailangan mo ng malinaw na boses, ito ang microphone na para sa'yo. Comica Vimo S UC. I-unbox natin isang mabilis lang. Papakita ko sa inyo kung anong laman nito. Tapos, hindi na natin patatagalin. Ite-testing na natin agad. Sariling sikap sa sound effects. Yun! Uy! So, ito na yung laman mga kaunisa. By the way, meron pala siyang dalawang klase ng kulay. Merong black at merong white. Comica Professional Audio Equipment. Pagbukas natin ng box, makikita natin agad itong user's manual na may kasamang sticker. Check natin to later. Pero syempre, bago ko gawin tong video na to, binasa ko na yan para alam ko na yung sasabihin mo sa inyo, di ba? Advance ako mag-isip. Tapos, itong box na to ay yung mga accessories. Mamaya natin titingnan yung mismong microphone. Ang laman ng kahon na... Ay, sira ako, natanggal ko. Dahil ang Comica Vimo S-UC ay may dalawang transmitter at isang receiver, meron siyang dalawang windbuster. Sa mga hindi pa nakakaalam kung para saan ang windbuster, ipapakita ko sa inyo to mamaya. Merong USB to USB Type-C pang charge, may silica gel para yan sa moisture. At meron din siyang kasamang USB Type-C na may USB Type-C para sa charger at the same time, para sa headset. Kasi pwede nating ma-monitor yung tunog na nanggagaling doon sa microphone gamit ang headset sa pamamagitan ng wire na ito. Ipapakita ko rin sa inyo to mamaya. At syempre, kaya natin binili ang microphone na to para sa bagay na to. Ako, marami na ako nakitang mga wireless microphone. Pero ang social tignan nito, bukod sa napakaliit niya, around 1.5 inches by 1.5 inches yung area niya. Tapos ganyan siya kapal, parang half inch yung kapal. Ito yung laman. Ooh! Dalawang transmitter. Yung 93, ibig sabihin, yung 93% yung charge ng mga transmitter at nung receiver nito. Ito yung isang transmitter at ito pa yung isang transmitter. So, pwede natin siyang gamitin pang interview, kung meron kang gustong kausap, dalawa kayo, tig-isa kayo. Kagaya ng mga ginagawang content ng mga sikat na YouTuber, usually gumagamit sila ng dalawang transmitter kapag meron silang kausap para mas malinaw yung audio kahit maglakad-lakad sila dun sa area kung saan sila gumagawa ng video. Tapos, hindi nyo nakikita yung receiver, no? Hindi nyo nakikita yung receiver. Eto, oh. Iyon yung receiver, nasa likod. So ito yung receiver, nandyan na rin yung kanyang volume control. At yung sinasabi ko kanina para dun sa headset, kapag magbumonitor ka, dito mo ilalagay. Tapos ikakabit yung receiver na to dito sa USB Type-C ng cellphone. If ever pala nagagamit kayo ng mga ganitong klase ng USB type na mga microphone pang cellphone at hindi gumana, malamang naka-off yung OTG. So pupunta kayo sa settings, i-on nyo lang yung OTG or on the go para ma-detect ng cellphone yung microphone. Ito palang lalagyan niya ay charger na rin. Pwede niyang i-charge kahit hindi nakasaksak sa saksakan ng kuryente. I-charge siya ng ilang beses kapag nalulobat yung transmitter at receiver ninyo. Very portable at handy. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, itong windbuster ay para dito. Siyempre, kapag magbablog ka, especially sa mga lugar na mahangin, sa tabing dagat, masyadong mahangin dyan, ang ginagawa ng windbuster ay ini-eliminate niya yung unwanted sound na nanggagaling sa pagtama ng hangin sa microphone. So very useful talaga yung mga ganitong windbuster, especially outdoors. Kaya hindi na natin patagalin, susubukan na natin yung tunog na galing dito sa Comica Vimo S UC. Transition. At ayun na nga, ang naririnig yung tunog ngayon ay nanggagaling na dito sa Comica Vimo S
UC, nakakabit siya dito sa collar ng t-shirt ko. Kaya kung ano yung naririnig nyo ngayon, yan na mismo yung produkto at output ng Comica Vimo S UC. Subukan na. Ano man sabi nyo? Okay ba yung tunog niya? Soundcheck, hello, test mic. Soundcheck, test mic. Subukan kong ilakad-lakad ng konti dito sa studio. Nandito nga pala ako sa... Nandito ako sa Nicole... Walang tao. Pwede kang tamaan ng... Pwede kang tamaan? Okay lang. Nandito ako sa Nicole Studio. Yan. So, dito natin sinushoot ngayon yung video na to. At syempre, dahil dalawa yung transmitter ng microphone na to. Saan na ba isa? Yan. Ikakabit natin yung isa sa may-ari ng Nicole Studio. Dito yan sa Valenzuela. Malinta. Malapit lang sa Jollibee, Malinta. Ikakabit natin itong isang transmitter kay Tiffany. Tip. Ah, saan pa ito? Soundcheck. Soundcheck. Hi, guys. Pukpukin mo. Okay na? Tip, hello. Ayan, invite mo sila pumunta dito sa Nicole Studio. Tara, guys. Punta kayo dito sa Nicole Studio. Wag lahat sabay-sabay, ha? Masikip, hindi ka siya. Pa-schedule kayo yung page, hanapin nyo na sa Facebook, Nicole Studio. Tip, salita ka nga. Hello, guys. Naririnig nyo ba ako? Yan, lumayo ako para ano, para malaman nyo na hindi itong cellphone nyo nakakuha ng tunog, kundi yung microphone. Isa pa nga, Tip. Soundcheck, soundcheck. Hello, guys. Thank you, Tip. Salamat. Isang mabilis na range test, pupunta ako doon, tapos tingnan natin kung okay pa rin yung quality ng nasasagap ng Comica Vimo S UC. Hello, soundcheck, test mic, soundcheck, test mic. Yun lang, no, yung studio kasi hindi siya designed for audio recording, kaya medyo may echo. Pero ayan, ito yung quality ng audio na makukuha ninyo galing dito sa Comica Vimo S UC. Hello, soundcheck, test mic, soundcheck, hello. Pupunta ako dito sa likod, sa backdoor. Hello, soundcheck. Soundcheck, test mic. Ay, CR pala to. Hello, soundcheck, hello, mic. Hello, soundcheck, hello, test mic. Hello, soundcheck, testing microphone, soundcheck. Sound test mic. Testing microphone, soundcheck. Hello. Anong masasabi niyo sa Comica Vimo S UC? Maganda ba siya o hindi? Kung ano man ang opinion ninyo, i-comment niyo yan diyan sa comment section ng video na to. Babasahin ko to at mababasa yan ng Comica. So, ayun na, Comica Vimo S UC para sa mga content creators na gumagamit ng cellphone. Yung link ay nasa description ng video na to kung interesado kayo sa Comica Vimo S UC. So, thank you so much, Comica. Maraming salamat, mga kaunista. Hanggang sa susunod na pagkikita.